Hi, welcome to SMBC Close. Today is our unit turnover, so we'll meet up the agent who will assist us for the turnover. Let's go. Good morning, sir. Good morning. Hi. Welcome to Coast. Hi, Therese. Hi, sir. My name is Therese. I will be your turnover trustee for today's turnover. Thank you. Okay sir. Let's proceed po sa unit nyo. Okay. Unit 2135 po. 2135. Hi, floor. Separate na lang po tayo ng elevator. Oo. Separate elevators? Yes po. Dito po tayo. Let's go. Sama tayo. Will we be going to facilities or parang pwede ba nating daanan yung mga facility? Pwede sir. First, punta muna tayo sa unit ninyo. Okay. Then discuss ko po yung deliverables ng unit and then dadaan po tayo sa pool area. Okay, no problem. Okay, sir. Dito po. Sir, okay lang dalawang elevator. 21 po. Okay, dito po tayo. 21st floor po. Dito na lang po ako. Ah, sige po. 21st po. Okay. 21. 21st floor pala yung nakuha ko. No? Yes po, sir. And then medyo gitna po kayo. Pero isa lang yung lift. Area. Isa lang yung lift, sir. Meron po tayong 8 lifts. Ah, okay. And then dito lang po sa area na to yung ating elevator. Ah, okay. And as I've asked earlier, isang tower lang, isang lobby isang, lang for yes the po, whole isang area. Tower lang po si Coast Residences. Okay. Dito po tayo. Wow, that's Kuya, fast. Tatawag na lang ako. So this way po. So meron po tayong mga fire exits. Meron po sa gitna. Meron din po doon sa magkabilang dulo. Ah. So later po, ituturo ko po yung inyong garbage room tsaka yung Meralco meter. Magkatabi okay. Okay. Po kasi sila. Okay. Tapos yun lang yung lift. And then that's already fire exit. Yes po. May units din po tayo doon. So napaganon? Yun po yung Rojas Boulevard na view. Ah, okay. So doon, yun po yung nakikita yung may glass na balcony. Yeah. So ito na po yung unit niyo, sir. 2135. Open ko lang po. Great, okay. Pina-vlog mo rin. Vlogger ka rin. Welcome sa unit, sir. Wow! Okay, as what I expected it to be. Oh, it's semi-furnished. Yes po. So, ang unit niyo po, sir, ay one bedroom po. Mm-hmm. Then, i-discuss ko lang, sir, yung deliverables po ng unit. So, dito, sir, itong nakikita niyong butas, ito po yung provision natin for split-type aircon for copper tubing po. Okay. So, dito nyo po ilalagay yung split-type aircon nyo. Mm-hmm. Maximum of 1.5 horsepower po. Ah, okay. Max. Yes po. Then, dito sa balcony nyo, sir, dyan nyo po ilalagay yung inyong condenser. Ah, okay. Tama. And with the... So, ang view nyo, sir, ay facing Buendia, sir, yan eh. Ah, yeah. Facing Buendia. Pero, the other side is already Rojas. Tama ba? Opo, sir. Oh. Ito po. Oh, holy crap. So, kita nyo, sir, yung 2-ecom. Fredo, look at this. Ay, sorry. Sige po. That's Manila Bay. Straight up. Sunset. Oo. Tama ba? Sunset? Yeah, oo. Nice. Ay, sorry. Thank you, sir. Please. Sir, kapag po i-close yung balcony door, kailangan nyo, sir, i-lift yung handle. Bago nyo siya i-lift before lock. Then kapag i-open nyo, sir, ikot nyo lang po ito. Basta i-lift nyo lang, sir, yung handle. Mm-hmm. Noted. And then, sir, dito po, ito po yung inyong living area. So, ito po yung provision natin ng TV. TV cable, internet. Ah, okay, so, okay. So, it's like ready, ano na lang, yes self-pack, self-pack na lang. Kung magpapa-install po kayo ng cable tsaka internet, inquire po tayo kay admin. Ah, okay. So, dito po siya. And then, ito po, naka-separate po yung ating switch ng living area tsaka and isang ilaw dito sa... para if ever kung gusto nyo lagyan ng partition dito pwede din. For another bedroom, pwede po. Okay. So, ito sir, testing natin. Ito po yung intercom natin. Ito sir, connected po to sa reception sa baba. Mm-hmm. So, kung may kailangan kayo sir, anything, pwede nyo tawagan si receptionist or kapag may visitor kayo, pwede nila kayong tawagan director. Dito. Yes po. Pindutin nyo lang po itong white button dito. And that connects me to lobby only, yes po, right? Okay. Sa lobby. Then, magri-ring po siya. Ayan po.
Hello po, testing lang po. Okay. Opo, tama. Thank you po. So, 2135 po yung nag-reflect sa kanila. So, tama yes. po yung unit natin. Okay, great. Then dito po, sir, ito po yung inyong bedroom area. Ang kasya po ditong bed ay double size bed po. Double? Yes po. Nang paganto? Yes po. Ah, and then if, so, hanggang dito siya, if sir. There's closet, then yung cabinet niyo, sir, pwede pong hanging para ma-maximize natin yung space natin. Then may isa po tayo ditong socket. So, kung gusto niyo maglagay ng lampshade or electric fan po. Mm-hmm. Yung aircon naman, sir, yung lamig ng aircon papasok since butas po yung ating partition. Oh, great. Oo. Yes po. So, kahit i-close natin yung door, meron pa rin pong papasok na lamig. Kumbaga parang hindi necessary yung dalawang aircon dito sa bumi. Opo, sir. Kasi kaya ng isang 1.5. Yes po, sir. Kaya po. Okay. Then, sir, each areas po, meron po tayong installed na water sprinkler. Then, ito po, sir, nakatakip pa po yung sa ating smoke detector. Ah, that's right. Kasi, sir, medyo sensitive siya kapag naka-detect siya ng alikabok, tumutunog. Ah, okay. So, pero, sir, if ever naman tumunog siya, may akit ditong roving guard, sir, to check. Ah, okay. Kapag naman nakita nila na alikabok lang po, okay lang yun, sir. Okay, basta, okay. Sir, iwasan niyo po na mag-smoke kasi mag-penalty po kayo. We're not smoking anyway. Opo. So dito naman sir, ito po yung inyong kitchen area. So dito po, ready na po yung ating water. Wow. Water supply. Sa ilalim po, dyan po natin makita yung ating grease trap. Grease trap, okay. Yes po. So ituro ko lang sa inyo sir. Ang grease trap sir, meron po tayong strainer. Yep. Ito po yung magsasala ng leftover foods galing po sa kitchen sink. Yeah. So we recommend na linisin nyo po ito regularly. Kung gaano po opo, regularly para ma-avoid yung clog tsaka yung foul odor po. Wow, okay. Yep. So straight away, grease trap. And then dito po, meron na po tayong installed na induction. So it's like ready for sir. Use. Bali, induction pan po yung pwede natin gamitin. Mm-hmm. Di lang po natin matatry yung heat kasi kailangan po may induction pan. Yes yeah, po. Yeah, yeah, yeah. Pero ito naman sir, nag-on naman siya tsaka may light and sound. Uh-huh. So yan po. Okay. Then dito sir, meron na po tayong GFCI mm-hmm. or ground fault circuit interrupter. Ito sir, specialized saksakan siya sir. Okay. So kapag ka sir, nagkaroon ng short circuit, automatic sir na mag-off yung ating saksakan. Certain, ano. Tapos opo. Merong separate, ang tawag doon? Apo, nandito po yung, yes po, nandito po yung ating breaker ng lahat ng convenience outlet. So, sa number breaker ko po siya. Mm-hmm. Okay, yeah. And then sir, dito sa tabi ng inyong kitchen sink, nandito po yung provision ng ref, saka ng microwave. So let's say the fridge will be until here. Yes, and then, po. Then microwave. Then yung inyo pong toilet and bathroom nandito po. Yeah, it's finished. Tayong provision for washing machine. This one. Yes po, naka GFCI outlet na rin po siya for your safety purpose po. Yeah, for easier ano. And then dito po sa inyo shower area, sir. Try natin sir yung ating water supply. Meron na rin po tayo dito provision na single point heater. Water heater. Yes okay. po. So, testing lang natin, sir, yung shower head at sure, telephone sure. shower. Pag tinaas nyo to, sir, shower head po yung gagana. Okay. And then, pag binaba po natin, ito pong telephone shower. Okay. And then, sa gitna, sir, yung sarado. Ayan, naka-close na po siya. Okay. Then, meron din po tayong closet, sir, kung gusto nyo mag-tabo. And this is a sliding door? Okay. Then, try natin yung flash. Yeah, it is working. Then lastly, sir, tuturo ko po sa inyo yung inyong circuit breaker. So meron po tayo ditong labels. So ito po yung main breaker natin, sir. Mm-hmm, mm-hmm. And then yung breaker number 1, ito po yung sa ilaw, all areas po 'yan. All lights. Ito pong breaker 2, ito po yung convenience outlet, lahat po ng saksakan 'yan. Mm-hmm. Ito pong sa breaker 3, ito po yung ito po, range hood and cooktop. Mm-hmm. So it's then, all labeled here. Yes po, may label po dito. Okay. Breaker 4, water heater sa toilet heater, and bathroom. Washing machine. And then yung breaker 6 po, ito po yung sa ating split type aircon. Okay. That's
Then, itong breaker 7, sir, spare lang po kapag gusto mo, may gusto po kayong itatag. Yes po. Okay. Then, yung breaker 8, ito po yung sa Meralco Supply. Okay. So, sir, turo ko lang din po, once magkaroon tayo ng power interruption, meron po tayong genset na nakabang. Yeah. So, kailangan nyo lang pong i-off lahat, sir. Off ko lang, sir, ah. And then, generator. And then, itong MTS, sir, manual transfer switch, i-slide lang natin sa left. Tapos, ito po yung genset. So, ang kaya po nito, ilaw dito sa living area, ilaw sa bedroom, saksakan po sa TV, tsaka yung provision po natin ng ref. Ng ref. Ah, okay. So, TV, ref, and both lights. Yes po. Tsaka saksakan, sir, sa bedroom. Ah, okay, so, okay. Pag gusto nyo mag-charge ng phone or electric fan, kaya po niya. Okay. But so, not the air condition unit, no? Hindi po. No, okay. So, pag malalaman nyo, pag bumalik na ang normal power, kapag nagsara na yung genset, nawalan ulit ng ilaw, automatic. Switch na po natin, sir, si normal power, genset to normal power. Mm-hmm. So, sara natin si genset, slide ulit natin sa MTS, open lang natin lahat, sir, ng switch. Or yung kung ano lang po yung kailangan nyo, sir. Yeah, okay. Noted. Sir, kapag nakakalimutan nyo, sir, meron naman po tayo ditong instructions. Yes, okay. Thanks. Oh, that's it, uh-oh, sir. Oh, tapos na tapos siya. Opo. Nice, nice. Oh. Tapos ano, whatever questions we have if we wanted to like renovate and stuff. Renovate, opo, kay admin po. Kasi admin. Kailangan niyo po ng signed work permit sa gate pass. Okay. Galing kay admin. Pero I don't think it necessarily need to be done. Parang appliances na lang yung kulang. Opo, sir. No? Kama, sala, TV, that's it. No? Opo. No? Pero if ever gusto nyo siyang ipa-rent, meron po tayong number ni SM Prime Key sa baba. So, pwede nyo po siyang picturean. A price list. Po? Anong meron sa baba? Ano, sir, may number po ni SM Prime Key. Kung gusto nyo, sir, iparenta yung unit nyo. Okay. I'm lazing with Bovi. Opo. For it. Kasi that's what we're planning on to. Mm, hindi muna mag-stay dito sa Manila and then we'll rent it out. Pero depende, whichever is ano. Opo. Okay, great, nice. Amenities po tayo, sige po. Yeah. Okay na po kayo sa unit. Yeah, okay, okay. Iisa na ko lang po. Ganda, no? Depende po, magdedepende to sa interior kung gano'ng magiging ka-cozy yung place eh. Okay, sir, ngayon po, pupunta po tayo sa inyong electric meter. Ituturo ko lang po. And then after po na electric meter, pupunta po tayo sa amenity area. Okay, yung pool po sa 7th floor. Mm-hmm. Do you also have a gym? Meron po sa 39th floor po. Ang tawag po doon ay Sunset Lounge. So makikita niyo doon, sir, yung kagandahan ng Manila Bay at Sunset. Yeah, while working out. Yes po. Pero are we going there too? Or? Hindi pa po siya accessible, sir, kasi ongoing totally po fine. Po. Yeah, true, true. Then, so the amenity that will be going into is the pool. Siya pa lang yung accessible? Yes po, opo. Okay. Pero hindi pa din po siya pinapagamit since ongoing pa po yung higher floors natin. Ah. For safety purposes po. Until what floor is this? 42 po. 42? 42 stories high. And we're high at the 21st? Uy, yes po. Ayos to ah. So dito sir, dito po yung inyong garbage room. And then, papakita ko lang po sa inyo yung inyong electric meter. Ah, this is the electric dito meter. Dito po. Okay. Every day, sir, may nagko-collect po na housekeeper from morning and afternoon po. Okay. So ngayon po, proceed na po tayo sa inyong pool area po. Okay. Dito po tayo, sir. 21st. Opo. Sa 7 po, sorry, sir. 7 floor. So medyo malikabok pa po. That's all right. Ito pong side na to, ito po yung okay na po na pool. Dalawa po kasi yung side na pool natin, sir. Ah, meron? Meron pa po rito, sir. Pero ito pong side na to, ongoing pa po. So ito, sir, almost done na po, pero hindi pa po siya pinapagamit dahil ongoing pa po yung construction, yung construction sa upper sa floor. Yes po. Oh, yeah. Ongoing so yung... there is one more on the other side? Yes po. And pwede po natin dito yung face nung ano, di ba? Opo. Dito yung face nung balcony? Room nyo, opo. Hindi talaga siya direct sun, itong units na to. Opo, sir. Or maybe that's why lahat ng units pa ganun. Opo. Para hindi, ano. Hindi directly sa sun. Wow. So dito, sir, pagpunta po natin doon, makikita nyo po yung kagandahan ng Ross Boulevard. Tapos, true. Kita rin po yung Star City. Oo. Dun sa kabilang corner. Opo. MOA na yon. Yes po, sir.
Yan po yung Shore Residences, sir. Yung may ito brown na paint. Opo. Ayun, yun sa likod? Yan po, sir. Yan mismo. Yung may white, then brown sa ibaba. Then, katabi po niya yung mga e-com offices po. Kay SM din po. Oh. Nice. Okay, so we'll go to the pupunta admin. Na po tayo kay admin na po. Okay, sige. Bilis ng lift, ah. Dito po tayo, sir, sa turnover lounge po. Upo muna kayo dito, okay, sir. Okay, sige po. Okay, so this is it. We already had our keys and the welcome kit from SMDC Coast. We're now officially residents of SMDC Coast. Thanks to Povy. Thank you, Povy. Again, it's officially May 24th. We got our unit in SMDC. Yes. And so thank you for helping us, Povy. Yes, definitely. And also Therese and Erin, who assisted us on the turnover process. Mm-hmm. Everything from house rules and stuff. We saw the unit in very much a good condition. So if you are willing to invest on something like this in the future, I think, yeah, this is the time. Especially like us, we're all FW from Singapore, so it's a very good investment. Yeah. Yep, so thank you once again. Bye-bye.